Magagamot pa kaya ng one of the juice ang stage 4 cancer? Ito po si Minda Andina, independent distributor ng one of the marketing. Naku, mahirap mangako sa mga ganyan tanong. Dahil ang one of the juice ay intended as food supplement, hindi po gamot. Minsan, nung dinala natin ang ating mahal sa buhay sa ospital, natanong na rin ba natin sa doktor yan? At kung natanong man natin, isinigurado ba na magagamot niya ang kanser? Nagkataon minsan na sa mga bisang taglay na superfruits and vegetables, may mga gumaling sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pag-inom nito. So, kung ang inakala natin ay sa 3 bottles or 12 bottles ng one of the juice ay nasapat na para mapagaling ang pasyente, hindi po ganon. Wala pong kasiguraduhan. May mga sumubok, nagtiwala kay Optijuice na nasatisfy sila. May improvement ang sakit ng pasyente nila, pero hindi rin ibig sabihin na ganun din sa iba. Isipin natin, yung mga malulubhang sakit na iyon, cancer of different types, diabetes, sakit sa bato, high blood pressure, cervical problems, etc. Mga taon-taon na po nagdaan at inalagaan bago nagkakomplikasyon dahil sa mga iba't ibang uri ng synthetic medicines. Tapos, babaling tayo kay Optijuice expecting na gagaling tayo in a short period of time. Again, wala pong ganun kasi depende po sa reaksyon ng katawan ng bawat tao. May nagtanong pa kung yung 3 bottles gagaling na ang cancer. Big no! 12 bottles? Big no pa rin! 24 bottles? Big no pa rin! Kung may mga gumaling man sa pag-inom ng 3 bottles, 12 bottles, or 24 bottles, yun ay dahil maganda yung reaksyon ng katawan nila sa mga kasangkapan ng Optijuice. So, ang paggaling ay nakadepende sa reaksyon ng katawan, hindi sa kadami ng nainom. Ang tanong, ilan bote ba dapat? Ang sagot, subukan mo at tuloy-tuloyin mo. Yan lang ang tangi kong sagot. Again, ang one of the juice ay hindi tulad ng nireseta ni doktor. Inumin mo ng isang linggo, yun ang course. 3 tablets, 3 times a day. Nagreklamo ba tayo? Never tayong nagreklamo, di ba? E kung suggest ko sa'yo, tuloy-tuloyin mo lang ang pag-inom ng Optijuice kasi supplement po ito. Ang sagot, ang mahal kasi. Hindi po siya mahal kung ang karamdaman ay nag-uumpisa pa lang, kung sintoma pa lang. Dahil ang isang malubhang sakit ay hindi yun basta-basta lilitaw na walang paramdam. Maaaring sinabihan na tayo ng doktor kung ano ang sakit meron tayo nung nag-umpisa pa lang. Dahil sa kapabayaan natin, humantong sa mas malubhang sakit. Lesson, ang buhay ay nag-iisa lamang. Pag nawala, hindi na maibabalik pa. Ang pera, pag nawala, pwede mong kitain pa. Mag one of the juice para sa kalusugan. Kung may aral kang napulot sa videong ito, please subscribe to my YouTube channel para ma-notify ka sa mga susunod na videos natin. Ito po si Minda Adina, nagsasabing kalusugan ay ingatan pagkat ito'y tanging hiram lamang. Hanggang sa susunod na video, God bless!